Alam nyo, yung kasi yung mahirap dito eh. Kailangan para maibigay ang sa katotohanan lang, kahit maipasa mo yung batas na yun, baliwala rin yan eh. Eh, kasi nga, ito'y kasangkapan lang eh. Sipin mo, gaano katagal si Pacquiao sa kwan, sa pagiging mambabatas bilang congressman at senador. Pero naisip niya ngayon lang ito, tulungan yung mga makatutulong daw ito. Oh, eh, nagpapanggap. Katunayan eh, si Pacquiao, paulit-ulit ko rin sinasabi dahil alam niyo naman ng mga butante, eh, malilimutin yan eh. Diba? Oh, lalo na pag nakahawak ng pera yan galing sa politiko, kunyari, parang si Digong nyo. Diba? Si Digong nyo eh, ano sabi? Galit anya ako. I hate. Suklam pa, diba? I hate corruption. Ba, galing. Tawagin nyo si Enrile. Hingi akong payo. Sipin mo, galit ka sa corruption. Tapos kumonsulta ka sa, sabi nga ni Miriam, tinawag ni Miriam na utak, mastermind ng pork barrel scam si Enrile of all people. Di ba? Dapat eh, kung galit ka sa corruption, tatawag ka ng malinis. Yun sinasabi natin eh. Magpapatawag ka ng National Security Meeting, sino tatawagin mo? Si Gloria? Ha? Si Gloria na nagbenta ng Pilipinas sa Incheck, sa China. Yan ang hingi ka ng payo para payuhan ka o dito tungkol dito sa West Philippine Sea sa pangangamkam ng China. Eh, ano'y papayo sa iyo niyan? Di siyempre pabor sa China. Hindi ba? Oh, si Era, pa'n'y papayo? Eh, nabilanggo yan eh. Sa katakawan sa pere. Di ba? Sa sobrang katakawan sa pera. Oh, eh, malamang yan, magsitakbuhan na naman yan eh. Di ba? Kaya nakita ninyo nung nagkasakit daw yan ng COVID. Akalain mo, kinakalagkad ni Jinggoy Estrada kasi tatakbo yan sa ticket ni Lakwan nitong administrasyong ito. O, si Jinggoy, di ba? O, si Planderer, mga kaibigan. Yan ba, maniniwala kayong mga nakalaya yan ang walang tulong ng Malacanang? Eh, lahat na nakalaya dito, ang bibigat ng kaso eh. Mga kaibigan eh. Oh. Yung mga malilitang kaso, yung patay. Pinapatay. Ha? Ngayon, galit ka sa corruption, I hate corruption, pero ang gusto mong konsultahin si Enrile, ito naman si Jinggoy, nung gustong-gusto niya nung nagkasakit ang tatay niya ng COVID. Ba, pagkakataon niya para magkaroon siya ng kabuluhan na magsalita. Eh, ano ba naman yung COVID? Eh, lahat na ng tao, halos lahat na ng tao dito sa Pilipinas, magkaka-COVID eh. Importante pa ba si ERAP na pag-usapan kung may COVID yan o wala? Eh, hindi nga pumatok sa takilya, di ba? Nag-akalain mo eh. Nagbibigay ng bulletin tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng tatay niya. Ito si Jinggoy, anong pakialam namin dyan? Di ba? Oh. Eh, talagang mabubuhay yan, di pa mamamatay yan. Eh, pati ospital, kayang bilhin yan eh. Hindi mo nga alam kung sila kasosyo pa sila sa ospital eh. Sa negosyo ng ospital eh. Hindi ba? Ano, pero ano pakialam natin kung importante ba yon kesa sa pangkaraniwang tao na walang maibabayad, walang ospital na tatanggap? Sipin ninyo ha, kinakaladkad ni Erap, ni Jinggo, yung tatay niya. Hindi naman nag-click eh, di ba? Walang nagsalita eh. Walang sila-sila. Di ba? Sila-sila lang. Oh, ngayon,
Ganito rin si Pacquiao. Why are, okay, the measure says the Philippine Boxing Commission shall be directly under the administrative supervision of the Office of the President. May we know why, Mr. President, it has to be under the Office of the President? Would the gentleman tell us how many offices right now are under the administrative supervision of the President? Under this, the members, or under this bill, Mr. President, there will be seven members. One is we call the chairman, and six members, board members, to be chosen by the President, Mr. President. Our question is, why do we want to place the Philippine Boxing Commission under the administrative supervision of the President? And let me explain the context of the question. Mr. President, I had the fortune of being an executive secretary in the office of the President. And Mr. President, you cannot imagine the number of agencies under the office of the President. So that what happens is that because of the sheer number of agencies under the office of the President, they are like flying saucers just revolving around, nobody supervising them, because the executive secretary simply cannot supervise them. Because, Mr. President, the President appoints the seven members of this commission. Mr. President, the President of the Republic is the appointing authority, and he appoints everybody in this world, in this bureaucracy, unless delegated to the department secretary or another official. The fact that one is appointed by the office of the President is not a justification for putting the agency under the office of the President. Yes, it is. It can be the Philippine Boxing Commission can have the commissioners appointed by the President and be under the Games and Amusement Board for administrative supervision. I think it's best to be under by the President, Mr. President. Why, Mr. President? Anak ka ng po, anak ka ng po, anak ka ng po. Yun, mga kaibigan, ang tanong ho ni Drilon, bakit kailangang ilagay sa ilalim ng supervision ng kapangyarihan ng presidente itong iniisip mong itayo na agency? Ano ang sagot niya? Because the president appoints the chairman and the six members. Paano yung Supreme Court? Under the office of the president ba yung Supreme Court? Kasi nag-a-appoint doon, presidente rin eh. sa kaya sabi ni Drilon, not necessarily na ang presidente nag-a-appoint, hindi niya kasi may paliwanag, di ba? Gumagawa ng panukala, hindi naintindihan. Ano pa raw eh, nagsisip-sip pa eh, di ba? Kidigong niyo eh. Para under ito ng, kumbaga parang pagkor, di ba? Under the office of the president. Oh, mga kaibigan, tinatanong siya bakit kailangan. Ang sagot naman niya, because the president appoints the chairman and the members of the board. Mga kaibigan, hindi na ho may paliwanag eh. Ah, si Drilon din na nag-interpellate. Oh. Nung araw,
may mga senador na tayo na hindi na ganong nakapag-aral. Tulad si Amang Rodriguez, di ba? Oh, pero magaling yun kasi ang intention niya malinis. Wala nga siyang gaanong tulad niyan, yung tinanong si Amang Rodriguez noon eh, tungkol sa law of supply and demand. Parang ano ngayon yan, yung bakuna, di ba? Walang supply, ha? Malaki ang demand, di ba? Yun yun, yung law, mababa, ha? Ang supply, malaki ang demand. And pagkakaintindi ni Amang Rodriguez, batas yun. Kaya sabi niya, well, let us repeal the law. Akala niya batas yung law of supply and demand. Ha? Yung law of supply and demand, ibig sabihin nun, ano yun eh? Natural yun eh, di ba? Natural na nangyayari yung katulad ngayon, merong law of supply and demand, di ba? Oh, yun. Akala naman ni ni Amang Rodriguez ay let us repeal the law. Oh. Eh baguhin daw yung batas. Hindi naman batas 'yon. Pero ang kagandahan sa kanila kahit na mali ang kanilang pagkaintindi, yung kanilang sincerity, ha, mga kaibigan, sa kanilang mga pinapanukala. Ito wala man walang nakapaloob na sinseridad dito eh. Dito eh, mga kaibigan eh. Ha? Una, kung makakalusot ito, sakasakali, di ba? Mapapalusot nga naman niya, mabobola niya si Digong nyo, di ba? Oh, eh. Oh, nakagawa ako ng kwan para sa'yo. Gagawin niyang achievement ni Digong nyo at saka niya. Di ba? Sasama niya si Digong nyo dun sa achievement. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na